Congratulations, of course, Vice, Kirill, Ryan. That performance, I think everyone in this room can agree that we were all brought to tears, and it was such a beautiful reminder of hope. Thank you for sharing that with us. Ano ang nag-ignite to come up with this concept? Nung time na kailangan ng mag-isip ng concept, nung na-assign na yung groups, yung staff na makaka-work with, nung time na yun, hindi kami makapag-usap-usap kasi si Kirill was going through... Grieving. Mamamatay lang ni Papa. So hindi, sabi ko, ayoko siyang guluhin. Kailangan kong ibigay sa kanya yung panahon. Ayoko siyang galgalin na, kaya anong maganda, anong gagawin natin? Ito yung mga pegs, approve mo. Wala. So, kausap ko yung team, tapos nananahimik lang ako sa dressing room. Sabi ko, ano ba yung kailangan nating lahat ngayon? Kasi syempre, yung entertainment, every day we get to give that to the audience. Yung patawa, ang dali-dali lang natin siyang ibigay. Pero sabi ko, 15th year, it's a milestone. Who would have ever thought na magbi-15 years tayo, di ba? So, sa panahong ito, ano pa ba yung dapat natin binibigay? Bukod sa, we want to make the madlang people happy. Basic na sa atin yun eh. Para sa puntong to, dapat ang binibigay na natin, yung tinatry natin ibigay yung something that has an eternal value. Yung mas may kabuluhan na siya. Dahil sa gulo ng paligid, kailangan nating makakuha ng kabuluhan. So ano ba yung kailangan natin? Sabi ko, yung hope ang kailangan natin araw-araw. Kahit anong taon yan, anong henerasyon yan, kahit anong gobyerno yan, anong klaseng generation yan, hope yung kailangan natin. At that point, I felt like that was that one thing that Kirill needed. Hope. Di ba, pag nawalan ka ng kaanak, di ba parang nakakawalang gana? Nakakawalang gana, nakakatamad magpatuloy, o ayaw mo na, kasi yung purpose mo maaaring yung taong yun na nawala sa piling mo. Si Ryan is still very young, and every day he asks me, parang, saan tayo papunta, mami? Mami, ano mangyari sa showtime? Mami, may showtime pa ba next month? May showtime pa ba after December? At kahit yung team ko, lagi akong tinatanong, may ano na nangyayari, anong balita? Ako sinasabi ko lang, hindi natin alam, pero let's just keep on hoping. Kasi nga may nabasa ako, sabi ko, what does the Bible said? What does the Bible say about hope? Hope is a confident expectation, and its strength lies in his faithfulness. So kahit di na natin alam, umasa lang tayo, kumapit lang tayo sa pag-asa kasi siya faithful siya sa pangako sa atin eh. 'Di ba? May pinangako sa atin si Lord na lagi niya tayong isi-save. 'Di ba? Lagi niya tayong isi-save. Tayo hindi naman tayo faithful kay Lord lagi. Lagi natin siyang pinagpapalit sa maraming bagay, pero si Lord faithful. Kaya sa mga bagay na hindi na natin alam, let's keep hoping. Kasi in time, yung hinohope natin mangyayari. Because hope's strength lies in His faithfulness. Eh ako din. Kailangan ko ng hope. Sa dami ng binabakbakan natin araw-araw, professional, personal, nakikita ng audience, nakikita sa TV, hindi nakikita sa TV. Ang dami nating lahat na struggles. Personally, lahat tayo may struggles. Professionally, lahat tayo may pinagdadaanan, pinaglalabanan. Ang Pilipinas is struggling. ABS-CBN is struggling. Showtime is struggling. All of us, we are all fighting. Kaya kailangan natin ng hope kasi dapat hindi tayo sumuko. Dapat hindi tayo sumuko. Mas magsisisi tayo pag sumuko. Kaya yun sabi ko, Lord, hindi ako susuko kasi naniniwala ako, ipapanalo mo ko. Ipapanalo mo kaming lahat. Diba? Sa celebrities, may hope. SB19 na yan, may mga hinohope pa sila. Pangkaraniwang tao, may lahat tayo may hinohope. Itong batang ito may hinohope. At kaya sabi ko, ang sarap lang kasi this is not just a performance, parang this is an opportunity to serve. Sabi ko, nung nag-usap kami, nung hope, okay, hope na, buo na kami. Sabi ko, pero ayoko ng lip service. Yung sinasabi lang, madlang people, let's hope. Kailangan ipakita talaga natin. Kailangan iparanas.
ayoko naman yung basta gumamit lang ng tao pero hindi naman talaga natin siya naranasan. Kaya itong time na to, opportunity na naparanas namin sa pamilyang ito na ang tama yung pagkapit sa hope at yung Panginoon gagawa ng paraan para yung hope na yon na hinuhope mo ay mapasa inyo nangyari ngayon. Ano yung hope mo? Sana makauwi na yung nanay ko po. Nakauwi na siya. And everyone I think that is on this stage is a true testimony of what happens when you stay hopeful. So congratulations on such an amazing performance. Ako naman, kaya ka may hope kasi meron kang faith. Diba? Kasi maliligaw ka eh. Pag wala kang faith kay Lord, wala. Ang daming papasok sa utak. Pamilya kasi yan. Mm-hmm. Yung faith, yung pananampalataya o paniniwala, siya yung magulang. Anak niya yung pag-asa at ang kapatid niya ay pasensya. Kailangan nating magpasensya para panghawakan yung hinohope natin. Kasi maraming times, bumibitaw tayo kasi naiinip tayo eh. Ang tagal naman dumating nung hinohope ko. Ang tagal ibigay. Bitawan ko na nga lang to. Ayoko na. Kaya, while hoping, we have to be very patient. Kasi yun ang essence ng faith. Hope and patience. Sa broad nyo nga, parang pinapaalala mo sa amin na lahat ng sana namin, hindi man ngayon, hindi man bukas, darating yung mga bagay na pinagdarasal natin. And thank you for fueling our hope, our spirit of hope. Kanina iyak kami ng iyak kasi every this week, sobrang hirap. Sobrang hirap ng magdadaanan ng lahat. Pero sinimulan mo kami na may pag-asa tayo, mawalan man tayo ng pag-asa, pero hindi. Huwag kang titigil, huwag kang susuko. Yung pinagdarasal, mangyayari at mangyayari sa tamang panahon. Thank you. Yeah. And after hearing you say that, I just hope na yung sinabi mo at saka yung luha mo, hindi madagdag sa points ng team nyo. Yes. Bukas na sila. Bukas na sila. Sa inyo na yun. Sa inyo na yun. Nakakaya. Thank you, ma, sa reminder. Joke lang. Salamat sa mensahe. Napakaganda. Tungkol sa pag-asa, tungkol sa hope. Ako, nag-hope din ako. One day sana, tumangkad ako. Gagawa ang Panginoon ng paraan. Yes. Kaya nga, diba, nagpa-imbento siya sa mga matatali. Gumawa siya ng matatalinong tao para mag-imbento ng takong. Naniniwala. Platform. Yes. Diba, stilts. Salamat. Ginawa na ng Panginoon, sinagot na ng Panginoon yung hinohope mo eh. Kailangan mo lang siyang makita at yakapin. Gagawin ko po. Mag-heals ka tomorrow. Tomorrow. Gagawin na. 6 inch heels. Nakakatawa yun. Ay, pero kayo.